Isang pinagpalang gabi sa bawat isa. Muli sa sandaling ito ay makikinig na naman tayo ng mga pangaral sa mga salita ng Diyos. At ang tatalakayin po natin ay makikita po natin sa bagong tipan sa aklat ng Mateo, Kabanatang 17, simula ng talatang 19 hanggang 21. Sinasabi po dito, at ang mga alagad ng Panginoon ay lumalapit sa Kanya at nagtatanong na walang ibang nakakarinig. Sinasabi po nila, Panginoon, bakit hindi namin napalayas ang demonyo? Sumasagot ang Panginoon, dahil sa kaliitan ng inyong pananalig sa Diyos. Sinasabi ko sa inyo, na kung kayo'y mananampalataya, kagaya ng isang maliit na butil ng mustasa, masasabi niyo sa bundok na ito na lilipat roon at ito'y lilipat. At walang bagay na hindi inyo mapapangyayari. Ngunit, sabi ng Panginoon dito sa 21, ngunit, itong lahat ng ito ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Amen. Ito po ang mga salita ng Diyos. Purihin ang Diyos. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Amen. Mga minamahal, mga kapatid sa oras na ito, ay narinig po natin ang mga kapahayagang ito. At ito'y patungkol ng isang tao na meron po siyang anak na meron po inaalihan ng masamang espiritu. At dinala ito sa kanyang mga alagad at hindi ito napagaling ng kanyang ng mga alagad ng Panginoon. Kaya dinala nila ito muli mismo sa buhay ng Panginoong Hesus. At nung napagaling ito, napalaya ang isang taong ito. So itong mga alagad naman ay lumalapit sila sa Panginoon na at nagtatanong na walang ibang nakakarinig. Sabi po nila, Panginoon, bakit hindi namin mapalayas ang demonyo? Alam niyo mga minamahal, mga kapatid, sa bawat sakit karamdaman ng isang tao ay may mga masasamang espiritu yan. May mga demonyo yan. Kaya nga sinasabi ng mga alaga dito, nasabi po nila, Panginoon, bakit hindi namin napapalayas ang demonyo? So ito po ay patungkol ng sakit ng epilepsy na meron ng isang tao. Amen. At sumasagot naman kaagad ang Panginoon sa kanila dahil sa kaliitan ng inyong pananalig sa Diyos. Yun po ang sinasabi ng Panginoon. At sinasabi niya, sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, na kung meron lang kayong pananampalataya, kagaya ng isang maliit na butil ng mustasa, masasabi niyo sa bundok na ito. Mga minamahal, ang bundok na sinasabi ng Panginoon dito ay yung mga suliranin sa buhay, yung mga suliranin ng mga tao. Yun po ang ihinintulad ng Panginoon na bundok. Sabi niya, masasabi niyo sa bundok, umaalis kayo, lilipat kayo roon, at ito'y lilipat. At walang bagay na hindi ninyo magawa, sabi ng Panginoon. Ngunit, itong lahat ng ito, so ano ang ibig sabihin ng Panginoon? Itong lahat ng mga himala, itong lahat ng mga dakilang himala na mangyayari, sabi po niya, itong lahat ng ito ay mangyayari lamang sa kaparaanan at sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Amen. So, makikita po natin dito mga minamahal, mga kapatid, na isang uring pananampalataya na sinasabi ng Panginoon na makayanan itong tapatan ang anumang bundok na problema. Sa mga bersikulong narinig po natin ay ang isang maliit na butil ng mustasa itatapat sa isang bundok. Kung titingnan mo sa literal, hindi ito mangyayari.
Pero alam naman natin ang Panginoon pag siya po'y magtuturo, ay lahat ito ay ginagamitan niya ng mga parables, ng mga parabola. Amen. So, parang isang butil ng maliit na liso ng mustasa. Amen. So, sa kapanahon na noon, hindi kagaya ngayon na ang butil ng mustasa ay ang pinakamaliit na butil na butil ngayon. Noon, sa kapanahon na noon, ang mga taga-Palestina ay lalo-lalo na yung mga nagtatanim. Gumagamit po sila, ito pong napakaliit na butil ng mustasa ay pinakamaliit siya na butil. Subalit, pag ito'y naitanim na at ilalim sa isang magandang pag-aalaga, inaalagahan nila at sa mabuting kondisyon, ito pong maliit na butil na ito ay lalaki. Hanggat ito po ay maging isang malaki sa lahat ng mga tanim, na sabi pa doon na aabot po ito ng 10 pulgada ang kanyang height. Amen. Ang kanyang height, mga kapatid. Amen. So dito makikita po natin na inihintulad ng Panginoon ang isang pananampalataya ng isang tao para itatapat ito sa isang bundok ng mga suliranin sa buhay. Maliit. Pero maliit ito, subalit ito po ay isang habang ito ay naitatanim sa puso, inaalagaan. Amen. Ito po ay lalaki ng lalaki. Lalaki ng lalaki po ito. So kinakailangan sa bawat buhay po natin, nung tayo ay tumanggap ng Panginoon, kaagad nagkaroon po tayo ng pananampalataya sa puso. At hindi lang hanggang doon na tumanggap tayo na meron tayong pananampalataya. Kinakailangan na ang pananampalataya po natin ay lalaki ng lalaki, araw-araw sa buhay po natin, sa kaparaanan ng pagbabasa, pakikinig ng mga salita ng Diyos. Amen. At sabi din ng talatang 21, sabi ng Panginoon, ngunit itong lahat ng ito ay mangyayari sa pamagitan ng pananalangin at pag-aayon. Ang mga minamahal, mga kapatid, ang pananalangin at pag-aayon ay isang malaki ding tulong ito. Naging bahagi din ito para sa isang pananampalataya po natin na ito, lumaki ng lumaki ng lumaki. Hanggat ito ay pwede nang maitapat natin, maiharap sa anumang napakatibay at napakalaking bundok ng problema sa buhay ng tao. Amen. So, kinakailangan ang buhay ng pananalangin. Gawin po natin bahagi ng buhay po natin na tayo po'y makakaniig sa harapan ng Diyos. Amen. At ganun din, magkakaroon din po tayo ng buhay na mag-ayuno. No? Depende kung anong ilang kainan ang mag-aayuno ka o ilang araw, ang mahalaga na kayo ay nagkaroon ng tinatawag po natin sa English na fasted life. Namumuhay ka na may pag-aayuno. Hindi lang namumuhay na ng pananalangin. Amen. Pag ito po ang naging buhay po natin, amen, kagaya ng sinasabi ng Panginoon, sinasabi po niya sa mga alagad, sa talatang 20, sabi po niya, sinasabi ko sa inyo na kung kamo ay merong pananampalataya, kagaya ng isang maliit na butil ng mustasa, masasabi niyo sa bundok, umalis ka, lumipat ka roon, at ito'y lilipat. Amen. Napakalaga, mga minamahal, mga kapatid, na sa mga buhay po natin bilang mga anak ng Diyos, na hindi lang basta-basta na meron po tayong
salita ng Diyos, meron po tayong pananampalataya. Kundi siguruhin po natin ang mga pananampalataya po natin ay araw-araw ito po ay lumalaki ng lumalaki. Sa kaparaanan ng walang tigil po nating pakikinig, pagbabasa ng kanyang mga salita. Amen. Basahin po natin ito, pakinggan po ito, ulit-ulitin po natin ito. Para ang pananampalataya po natin na naitanim sa puso po natin, ito po'y lalaki. Amen. Hanggat isang araw, darating ang bawat pagsubok, ang bawat bundok ng buhay po natin. Hindi lang sa atin, kundi sa ibang tao, na meron din silang mga ganyan na mga bundok na hindi kaya nilang tapatan. Sa bawat buhay po natin bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan po ito. Hindi lang basta tayo ay may pananampalataya, kundi siguraduhin po natin ang pananampalataya po natin ay araw-araw ay lumalaki ng lumalaki ng lumalaki. Amen. At habang ito rin ang palagi natin itong inaalagahan sa patuloy po nating pakikiniig sa ating Diyos at pag-alay ng ating buhay, pananalangin, pag-aayuno. So pagharap na po natin ang bawat bundok ng buhay po natin at mga bundok ng mga suliranin sa bawat tao na lumalapit sa atin. Amen. Na kahit gaano ito katigas, kahit gaano ito katatag, sabi ng Panginoon, walang bagay na mahirap sa lahat ng mga anak niya na nagkakaroon ng pananampalataya na lumalaki na uri ng pananampalataya. Amen. So, lahat na mga gawa ng diablo na yan ay may mga lunas at sa pamagitan ng mga buhay po natin, tayo po ang gagamitin ng Diyos. Kaya kinakailangan itong tatlong talata na binabasa po natin ay maging buhay po natin at lalakaran po natin para ang ating Diyos ay maluwalhati at maraming buhay at kaluluwa ang mapagpala. Amen. So, anong uri ng pananampalataya na meron po tayo para ang bawat bundok ng suliranin ng buhay ng isang tao ay aalis sa kanya. Isang uri ng pananampalataya na ito'y lumalaki ng lumalaki. Isang uri ng pananampalataya na palaging inaalagaan, palaging nagkaroon ka ng buhay, naging bahagi sa buhay mo, pagbabasa, pakikinig ng salita ng Diyos, pananalangin, pag-aayuno. Amen. At habang kaharap mo na ang mga bundok ng suliranin sa bawat buhay natin, sasabihin mo sa Kanya, alis ka, lumipat ka, at huwag ka nang babalik. Ito po ay susunod. Dahil meron tayong kapangyarihan mula sa Diyos. At dahil tayo po ay natuto at ang pananampalataya po natin ay hindi po pwedeng matitinag sa anumang mga kahit gaano kalaking bundok sa buhay. Dahil ito po ay naging matatag sa ating mga puso. Amen. So ito po mga salita ng Diyos, mga minamahal. Ang siyang kinakailangan po natin, parang pananampalataya po natin na inilagay ng Diyos sa ating mga puso ay maging matibay, matatag at walang anumang gawa ng diablo, ng mga bundok, ng mga suliranin ng buhay. Meron ang mundong kinalalagyan natin na tayo po ay mapipinsala, na tayo ay mawawala ng lakas. Amen. Kundi bagkus tayo ay maging matagumpay habang panahon. Amen. So ito po ang salita ng Diyos para sa ating lahat. At huwag po natin itong kakalimutan, mga minamahal. Tayo po ay mananalangin. Banal naming Diyos, maraming salamat sa sandaling ito na patuloy mo kaming tinuturuan para mga buhay po namin ituloy-tuloy namin maranasan ng mga himala, dakilang himala mula sa iyo. At ito lang kailangan po namin na magkakaroon kami ng pananampalataya na araw-araw ito po ay lumalaki ng lumalaki sa kaparaanan ng aming totoong pamumuhay ng pagbabasa, pakikinig ng iyong mga salita. Sa aming pabumuhay ng pananalangin, pag-aayuno.
At habang karapo namin ang bawat mga bundok ng suliranin ng buhay ng tao, ay hindi kami matakot at kaya naming sabihan ang bawat bundok na yan na aalis, lilipat, at ito po'y susunod. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mong turuan, gabayan ang bawat buhay na walang tigil na sumusunod sa mga pangangaral, pagtuturo ng iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon. Ingatan mong bawat buhay nila, pagpapalain mong bawat pangangatawan, pagpapalain mong bawat kabuhayan. Ang mga buhay na ito'y pinagkakatiwala ko sa iyong makapangyarihang kamay. Maraming salamat, Panginoon. At sa pagkilos paggalaw ng Banal Espiritu Santo ng Diyos, lahat ng ito ay pinapasalamatan namin. Amen and amen. Purihin ang Diyos, mga minamahal. Marami pong salamat sa inyong walang tigil na pagsubaybay ng ating pangangaral ng salita ng Diyos. At kung kayo bago pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutan ito po, ibahagi sa iba para naman sila ay mapagpala. At ganun din, huwag niyong kalimutan na ipindot ang ating subscribe button at ang ating notification bell para palagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga videos. Amen. At ito po ang aking dalangin sa bawat isa. Maraming salamat. Pagpapalain kayo palagi ng ating Diyos na buhay. Amen and amen.